Minsan nga ba sa content mo ay nakaka-copyright ka? Mamomonetize ka pa ba kung nakaka-copyright claim ka na? And bakit ka nga ba nakaka-copyright? Nabangga po siya. Ito po yung pagganan niya, umipit po yung ganito niya. So, putik pa nga pong putulin yun eh. Puti na lang po, hindi po ganun na nangyari. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl, LA. So for today's video guys, is bibigyan ko kayo ng tips about copyright claim at kung paano yun maiwasan by doing these tips. So, ano nga ba ang copyright claim? Nakabuhat ng mabigat. So, sa pamamagitan ng pag-private mo muna ng video mo is hindi ma-notify yung viewers mo or yung subscribers mo para mapanood yung vlog mo. Kunyari, nag-upload ka and then public yun. Tapos in-email ka ni YouTube na copyright claim yung ginamit mo. So, bawal yun. May bad effect na mangyayari sa YouTube channel mo. So, kaso yun kay YouTube. Kaso yun sa YouTube industry. So, kailangan mo yung iwasan. So, kailangan mo munang gawin is mag-private ka muna ng video mo nang i-upload mo. Habang ina-upload mo yun, i-private mo muna. And then, malalaman mo kung copyright ba siya or hindi. Kung hindi man siya copyright na ni YouTube, is pwede mo siyang i-public na. Pero, kung na-copyright claim siya, pwede mo pa siyang i-edit, di ba? Hanggat wala pang nakakakita ng bagong upload mo, which is copyright claim pa yun, pwede mo pa yung ma-edit. Pwede mo ulit ma-upload ulit and ma-edit ulit yung music na ginamit mo kasi nga copyright ka. Kailangan ko po talaga manalo sa ano na po to, sa The Voice po. Kailangan ko pong manalo so, para po sa kanila. Mo is maghanap ka ng music na walang copyright. Isa ito sa mga YouTube channel na nag-upload ng mga music na pwede mong gamitin for free. And ito yun. No copyright. Ito siya. So, ilalagay kong description link nila sa description box. Ayan. So, para makahanap kayo ng music na gusto niyo doon. And hindi talaga nila kina-copyright yung music na yun. Marami silang chine-change and pwede nyo nung magamit and baka ka-help yun sa inyo. As long as kaya nyo naman maghanap pa ng mga no-copyright music is gawin nyo. Huwag nyong hiramin yung mga trend ngayon na ilagay nyo doon kasi mahihirapan din kayo. Kasi makaka-copyright talaga yung YouTube channel nyo. Ang tardor po ang talon ko dahil gusto para po ako mahihim. Next na gagawin is change mo, i-change yung pitch ng music na gagamitin mo. At kaya po, sumali po ako dito para po kahit pa paano makatulog sa pamilya.